bet ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Mga idol at kabayan, ang swerte ng bansang ito kung modernization lang ang pag-uusapan. Bumili na ng 66 na F-16V. Ngayon, humihiling ulit sa Estados Unidos para payagan na ibenta sa kanila ang F-35B, isa sa pinakamalakas na sasakyang pangipapawid ng Amerika upang i-counter ang mga posibleng pag-atake ng China. Alam niyo ba kung anong bansa ang tinutukoy ko? Iyan ang dapat mong alamin sa vlog na ito. Panoorin, i-like ang video at mag-subscribe. Pagod vibes lang, matik na! Ibenta sa Taiwan ang F-35 para i-counter ang pagsalakay ng China. Yan ang hiling ng ilang senador sa Estados Unidos. Dahil itinuturing pa rin ng Beijing ang Taipei na isang rogue province o isang taksil, maaaring oras na upang isaalang-alang ang pagbebenta sa Taiwan ng isa sa pinakamalakas na sandata sa arsenal ng Estados Unidos. Mga idol at kabayan, wow! Hanep, hindi ko inaasahan na napakaliit ng bansang Taiwan, pero akalain nyo magkakaroon sila ng 66 na F-16V at posibleng magkaroon din sila ng maraming F-35B. Nang hihinayang talaga ako kapag ihahambing ang Taiwan at Pilipinas. Kaya hindi pa huli ang lahat kung kaya ng Taiwan na palakasin ang armed forces nito. Sigurado akong kaya din ng Pilipinas. Ito mga idol at kabayan, opinion ko lang. Posibleng mali ako, pero posible ding may punto ako. Kahit gaano pakaganda ng ating bansa, kahit gaano pakaganda ng ating mga kalsada, gusali, at kung ano pa, at kung gaano kaganda ang ating pamumuhay, pero kung kulang tayo sa seguridad at pangdepensa, balang araw gigising tayo na ang lahat ng ito ay mawawala dahil hindi natin maiiwasan ang inggit at masamang hangarin ng ibang bansa. Kaya dapat lang balanse ang ginagawa nating modernization. Sang-ayon ba kayo mga idol? Sige nga, mag-comment nga kayo sa video na ito. Dapat gawin ng mga gumagawa ng patakaran ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mga F-35 jets sa Taiwan na isang prioridad. Ang gobyerno ng Taiwan ay humiling sa Estados Unidos sa pagbenta na nasabing jet fighter. Ang mga nangungunang senador ng Estados Unidos, kabilang ang Senate Armed Services Committee ng Senado na si James Inhofe, ay sumusuporta para sa pagbebenta. Naniniwala ang Estados Unidos na magkakaroon ito ng isang masama o violenting reaksyon sa panig ng China sa oras na makakuha ang Taiwan ng F-35 jet. Kasama sa F-35 Jet Club ang Estados Unidos, UK, Italy, Israel, Canada, Australia, Netherlands, Denmark at Norway. Ang iba pang mga bansa kabilang ng Singapore, Greece, Spain, Japan, South Korea at Poland ay mayroon ding isinasaalang-alang na mga F-35 jet. Ang presyo para sa F-35 ang isa sa inaalala ng Taiwan. Ngunit ang lumalaking mga order sa pag-export ay nagbawas sa tag ng presyo nito. Ang United Arab Emirates ay naging pinakahuling bansa na nagsumite ng kahilingan na sumali sa club noong nakaraang buwan matapos pirmahan ang Abrahamic Accord sa Israel. Ang kakayahan ng China na mag-strike ng anumang sasakyang panghimpapawid na paalis ng Taiwan ay inilalagay sa peligro ang bansa nito na ipagtanggol ang sarili mula sa mga bomba at iba pang attack aircraft. Sa kasalukuyan, ang mga missile ng People's Liberation Army ng China, ang S-400, ay maaaring pabagsakin ang mga jet ng F-16 ng Taiwan, May Range 2000, F-5 Light Fighter Jet at iba pang sasakyang panghimpapawid mula sa mainland China kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Tutulungan ito ng bombers ng H-6 ng People's Liberation Army Air Force at iba pang sasakyang panghimpapawid sa pag-atake sa mga paliparan ng Taiwan, mga base at iba pang target ng militar sa panahon ng pagsalakay. Ang variant ng F-35B ay magbibigay sa Taiwan ng pagpipilian na magkakaroon ng lethal stealth aircraft na maaaring gumana mula sa mga kalsada at iba pang mga lugar na malamang nasa labas ng target ng mapa ng China. Ito ay magiging katulad sa kung paano nagpapatakbo ang Air Force ng Sweden. Ang mga mandirigma ng subjet ay idinisenyo upang maikalat sa buong bansa at upang mapatakbo mula sa ordinaryong mga kalsada ng dekada na. Kung sakaling magkaroon ng sorpresang pag-atake, maaari ring gumana ang F-35B
sa mga masisikip na lugar dahil sa vertical o patayong pag-takeoff at mga kakayahan sa pag-landing. Ang pagdaragdag nito sa inventaryo ng Taiwan Air Force ay magbibigay ng flexibility na umaangkop sa kasalukuyang mga jet na F-16, F-5 jet at the Assault Mirage 2000 na nasa masikip na mga airstrip o malalaking highways. Isa pa, ang mga paliparan ng Taiwan ay kayang wasakin ng mga sasakyang panghimpapawid ng China at mga missile sa kaso ng isang pagsalakay. Ang kamakailang pagsasanay ay ipinapakita ng mga jet ng F-35 ay nakamit ang isang ratio na pabagsakin ang 15 mga kalaban laban sa isang F-35 lamang. Halatang kabado ang mga mandirigmang piloto ng China sa paghahambing sa mga jet fighter na F-35 pagdating sa kanilang mga kakayahan dahil sa kanilang mga issue sa makina at mas mababang mga sensor at ang kanilang kawalan ng stealth. Ang mga kakayahan ng F-35 jet ay nilampasan ang stealth fighter ng J-20 ng People's Liberation Army Air Force kung saan natrack ng Indian Air Force sa radar habang nagsasanay sa Tibet malapit sa hangganan ng India. Ang pagkakaroon ng mga F-35 jet sa inventaryo ng Taiwan ay magdaragdag ng isang element of surprise at papayagan itong patumbahin ang mga bombers at mandirigma ang walang babala. Mga idol at kabayan, isa itong halimbawa para mapukaw ang Pilipinas na sa ayaw man at sa gusto natin, darating ang araw na mayroong mga bansang gustong sakupin at kunin ang lahat sa atin. Ano ang gagawin natin? Papayag na lang ba tayo? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Kung pwede ngayon, bakit pa natin ipagpapabukas ang AFP modernization? Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News, Philippines. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.